Magandang araw, ako si Sir AJ Alvarez at kayo nanonood sa Pagpapakatao TV. Kantahan, kwentuhan, araling, inspirasyon, Pagpapakatao TV. Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Quarter 1, Week 1 and 2. Ang topic na pag-uusapan natin sa video lesson na ito ay ang pagsasagawa ng kilos tungo sa kabutihang panlahat. At dahil nga kayo ay nasa grade 9 na, syempre gusto namin malaman, ano ba ang natutunan nyo sa edukasyon sa pagpapakatao 8? Nung nakaraang taon, natutuhan at naipamalas mo ang pag-unawa sa layunin at kahalagahan ng pamilya at pakikipagkapwa upang maging mapanagutan ka sa pakikipag-ugnayan sa iba tungo sa makabuluhang buhay sa lipunan. Sa taong ito, tuturuan naman kayo at gagabayan ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao na may pamalas ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa lipunan at paggawa bilang paglilingkod tungo sa tamang pagpili ng kurso o hanap buhay na magiging makabuluhan at kapakipakinabang sa iyo at sa lipunan. Pag-aaralan mo sa unang aralin ang tungkol sa lipunang iyong ginagalawan at kinabibilangan at kung paano ka kikilos upang makatulong sa kaayusan at kaunlaran nito. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na A. Natutukoy mo ang mga elemento ng kabutihang panlahat. B. Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasalang-alang sa kabutihan panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan, o lipunan. C. Napangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan. At letter D, na isasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangan, pangkabuhayan, pangkultural at pangkapayapaan. Ang sagundiang module na gagamitin natin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao 9 ay ang Most Essential Learning Competencies module ng Pivot 4A. Kung mapapansin nyo, dun sa mga binanggit natin kanina na malimit na gamiting salita ay ang kabutihang panlahat. Ano nga ba ang kabutihang panlahat? Marapat na bago natin i-define o bigyang kahulugan kung ano ibig sabihin ng kabutihang panlahat, ay alamin muna natin ang salitang lipunan. Ano ba ang lipunan? Ang lipunan ay tumutukoy sa isa o higit pang grupo ng mga tao na permanenteng naninirahan sa isang lugar na pinakikilos ng iisang layunin tungo sa pagkakamit ng kabutihang panlahat. Sa makatuwid, ang konsepto ng kabutihang panlahat ay nakapaloob sa natural na kalikasan ng lipunan. Makakamit lamang ang kabutihang panlahat kung ang bawat isa ay makikipamuhay sa kapwa-tao. Hindi ito makakamta ng nag-iisa. Nabubuhay ang tao, ako, ikaw, tayong lahat, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Madaling unawain, ang kabutihan para sa nakararami ay agarang pagsang-ayon na ang hindi nakararami o ang minority ay hindi nagkakamit ng kabutihan. Halimbawa, ang usapin sa pagbabalik sa parusang kamatayan. Maaring sa pagpataw ng parusang ito ay mababawasan ng krimen. Subalit, kamatayan ba ng taong ito ay makapagdudulot ng kabutihang panlahat? Halimbawa naman, sa hangarin natin makakuha ng tamang gamot sa bakuna laban sa COVID-19, nagboluntaryo itong tao na napatawa ng parusang kamatayan na gamitin ang kanyang sarili para sa testing ng ginagawang gamot. Maging matagumpay man o maging sanhi ng kanyang agarang kamatayan ang testing. So sa tingin nyo, ito ba'y magdudulot ng kabutihang panlahat? Ayon sa tala ng Simbahang Katoliko na nakasaad sa Catechism of the Catholic Church or CCC,
Ang kabutihang panlahat ay ang kabuuan ng mga panlipunang gawain na nagtatakda sa lahat ng tao, nag-iisa man o pangkat na makamit nila ang katuparan ng kaganapan ng kanilang pagkatao. May tatlong elemento ang kabutihang panlahat ayon sa katisismo ng Simbahang Katolika. Una, pagrespeto sa kapwa-tao. Natural na pag ang hangarin mo ay kabutihang panlahat, nakapaloob dito ang mahalagang elemento ng pagrespeto sa kapwa-tao. Pag hindi mo nirespeto ang kapwa mo, eh hindi mo maabot ang hangarin na kabutihang panlahat. Ikalawa, pagpapaunlad ng lahat ng tao. Kapwa mahalaga to, ang elementong ito sa pag-abot natin sa hangarin natin na kabutihang panlahat. Na kapag ikaw ay may ugali o asal na ang nais mo ay mapaunlad ng iyong kapwa, natural maabot natin ang kabutihang panlahat. Ikatlo, kapayapaan. Now, kapag ikaw ay ang nais mo lamang ay kapayapaan, ang nakapaloob sa kapayapaan, syempre yung hindi ka nag-iisip ng gulo o hindi ka nang-aaway, hindi ka negatibo, hindi ka naghahanap ng butas o anuman na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan, eh, na-achieve mo o na-aabot mo yung kapayapaan. At kapag meron kang hangarin ng kapayapaan, natural maabot mo ang kabutihang panlahat. Now, ayon pa sa katisismo ng Simbahang Katolika, ang kabutihang panlahat ay palaging nakatuon tungo sa pagpapaunlad ng lahat ng tao. Kinakailangan maging mas matimbang ang kahalagahan ng tao kaysa sa kahalagahan ng anong bagay o anumang bagay sa mundo. Ito ay nakaugat sa katotohanang binuo ng katarungan at pinananatiling buhay ng pagmamahal. Lagi nating isipin na makakamit ng tao ang kanyang kaganapan sa pamamagitan ng makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Ang pakikipagkapwa ay napapatatag ng mga birtud ng katarungan at pagmamahal. Pero minsan, mayroong mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ano-ano ba yung mga hadlang na ito? Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan naman ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Oo, alam ko mayroon na kayo naisip na tao na ganyan, na yung ano lang, tinatawag na pakabiglang lagi. Pag ganyan, na, yan yung mga hadlang sa pagkamit natin ng hangarin natin para sa kabutihang panlahat. Ikalawa, ang individualismo. Ang ibig sabihin nito ay ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. Well, walang masama na gawin mo yung nais mo. Pero kapag yung pagnanais mo na gawin yung nais mo lamang, hindi pwede yung nais ng iba, yun ay medyo selfish na yon. Ikatlo, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiambag niya raw kaysa sa nagagawa ng iba. Yan yung tinatawag na ugaling ano, mapagtuos, mapagsilip, inggiting, selo, may pagkaseloso, lahat na ng ano, may kaugnayan pa rin ito sa pagiging makasarili. So yan ay isa sa nagiging hadlang sa pagkamit natin ng hangarin ng kabutihang panlahat. Ayon kay Joseph de Torre sa kanyang aklat na Social Morals, may mga kondisyon sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Una, ang lahat ng tao daw ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya, gabay ang dialogo, pagmamahal, at katarungan. Ayan. So mahalaga na, gaya ng nababanggit pa natin kanina, na laging ano, hindi ka nakafocus sa sarili mo, laging ibang tao. At kapag may ganito, binibigyan mo laya ang ibang tao na mag-contribute sa iyo, mag-contribute sa iyong grupo sa pamamagitan ng dialogo, mayroong pagmamahal at mayroong patas o may katarungan, siguradong maabot natin ang kabutihang panlahat. Ikalawa, ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na
mapangalagaan. So, napag-aralan natin niya sa Aral ng Panlipunan, yung mga basic na karapatang pantao. Yan ay kapag napangalagaan natin, panigurado na maabot natin ang kabutihang panlahat. Ikatlo, ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan. So napakahalaga na tayo, bukod sa hangarin din natin maabot natin yung ating kaganapan, ay nakakatulong din tayo sa ibang tao na mapaunlad din nila ang kanilang mga sarili tungo sa kanilang sariling kaganapan. At sa gayon ay makakamtan natin, may magagawa natin, may bibigay natin ang kabutihang panlahat. Sana meron kayong naintindihan sa ating diniscuss sa video lesson na ito. Para sa iba pang mga sanggunian sa ating pinag-aralan ngayon, pwede nyong tunghayan ang nakikita nyo sa screen ngayon, ang DepEd TV. So, pwede natin ma-access ang schedule ng ating mga lesson at especially ang edukasyon sa pagpapakataon online. Access nyo lang ang site na yan. At ma-access nyo na yung schedule kung kailan nyo mapapanood ang week 1 hanggang week 8. Pwede rin makatulong sa inyo ang DepEd Itulay online tutorial ng edukasyon sa pagpapakataon online tuwing Webes 10:30 to 11 ng umaga. Sa nakikita nyo sa screen, ayan yung schedule ng mga tinatalakay. At ang maganda dyan, pwede kayo mag-interact sa tutor na naka-livestream sa oras na yan. At syempre, lagi lang kayong sumubaybay sa Pagpapakatao TV YouTube at Facebook. Basta i-like nyo lang at i-subscribe ang mga social media pages ng Pagpapakatao TV at magiging updated kayo sa ating mga video lessons. Again, ito si Sir AJ Alvarez. Nagpapasalamat sa inyong panonood sa video lesson na ito. Paalam!